Guys, welcome dito sa The Centaur. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Emperor. One more. Chariot. Four of Swords and the Six of Cups. Strong. Strong yung energy mo yun, Emperor. Powerful and in command ka. May authority. No? And buo yung loob mo. Yun nga lang, may choice kay right or wrong, white or black, parang kanya, no? And meron pang mirror eh. Na malapit yung loob mo sa mirror mo. Na parang you feel relaxed. Papaisip ka sa mirror mo, sa twin mo. Niisip mo yung mga memories ninyo ng mirror mo. So, ibig sabihin na kilala mo yung mirror mo. Yung twin flame mo, yung ganon. Or else, yung meron kayong soul connection na you feel comfortable with that person. You feel at ease. You feel at home. So, feeling niya. You feel healed. Parang ganon. No? Talagang pleasurable yung pakiramdam. And, you want a reunion or you're in love kapag iniisip mo yung mirror mo, yung ganyan. You feel relaxed and para bang peaceful yung isip mo, parang ang sarap na tulog mo. Pagka bago ka matulog ay iniisip mo yung mirror mo, yung twin mo. Ang sarap na tulog mo, parang ganon. More information sa'yo. Pwede nga boss ka, pwede ganyan, or anything na nasa top position. And dumadaan ka ngayon sa transformation with the Four of Cups. Actually, may kulang sa'yo yung mirror mo eh. Yun ang gusto mo eh. Wala nang iba pa eh. Parang kung meron dyan sa paligid mo na may gusto sa'yo, or else ay meron mga options dyan sa paligid mo, or kung meron mga nag-offer sa'yo, or meron naman, kung meron namang nagmamahal sa'yo, pwedeng family mo, yun pa rin ang magpapasaya sa'yo eh. Ang magpapaiba sa mood mo, yung meron mo. Pag nag-offer ng cup of love, yung meron mo sa'yo. Yung twin, or soulmate, or twin, with the Six of Cups. Merong liwanag sa madilimong mundo, parang may liwanag inside of you, no? There is a light, no? Lumiliwanag ka. Parang tinatakpan lang eh. Parang nakakover yun, pero inside of you is light, no? Parang liwanag. So, yung bagong ikaw ay parang liwanag, no? Magiging liwanag, pwede sa family mo, magbibigay ng liwanag, and light, no? Parang light pa. And may mga big changes or malaking pagbabago nga. May mga transition sa buhay mo. So yan. More information sa'yo. Oh, there is a new beginning, a new love, blessings that are coming in. No? May proposal. Yeah, kasi may proposal naman dito yun. New relationship, compassion, and emotional awakening. May mag-offer sa'yo. Pero yung mag-offer sa'yo, parang sa ngayon, parang more on talk siya without action. Maring nadadala siya ng parang scatter yung brain nyo ngayon. Ganon. Lack of planning. Or else, in-nervyo siya ngayon with the patient source energy. Pero ayun o, parang nagbabalak na siya na mag-offer sa'yo. And maging consistent to. No? Maging faithful din yan. Maging loyal din yan. And makabuo din yan ng plano. Makapag-reach out din yan sa'yo. May offer.
Ano ang iniisip ng person na yan sa'yo ngayon? Pwedeng yung twin mo. Twin flame mo ba yan? Yeah, it's your twin flame. May nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. So, you're in twin flame. May na twin flame separation right now. Knight of Swords and in reverse and Six of Swords in reverse. Ito yung feelings niya ngayon sa'yo. Matigas to ngayon. Parang ayaw mag-take ng action. Puro lang siya salita. No? Mag-take ako ng action. Pupunta ko yung person ko, ipupurso ko. Pero pagdating sa yung actionan niya na, matigas siya. Ganun siya. Babalik daw siya sa'yo. Pero yun, no? Matigas. Parang ayaw ng katawan niya. Tamad ba mag-take ng action sa'yo? Tamad? Hindi naman sa tamad. Ano bang reason? Bakit matigas to? Parang nagmamatigas. Gusto niya lang yung ano din, yung balance. So, ano ang gusto niya? Yung gusto mo din na magkabalikan kayong dalawa bago siya mag-take ng action. Yeah. Para balance daw, para pareho kayong dalawa na gusto niyo talaga yung isa't isa or gusto niyo talagang makapiling yung isa't isa. Yung ganyan. Para stable naman daw siya, para hindi siya nagmumukhang tanga, yung ganyan. Para feeling secured naman siya, yung ganyan. Capricorn, Libra, and Aries, Leo, Sagittarius. Ay, ano to? Queen of Wands? Antok ako. Antokin ako kahit kagabi. Leo, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Kakanto ka, tayo pa naman ngayon. Ano ang feelings mo yan sa person mo? I need somebody who can love me at my worst. Ay, Ace of Cups. Nag-uumapaw yung pagmamahal mo sa kanya. Para bang he or she is a blessing. Parang ganyan. Mahal mo siya. May feelings, no? Parang nagkakaroon ng emotional awakening. Parang nagiging compassionate ka. Gusto mong makapagsimula kayo ng relationship. So, ano yung mga iniisip ngayon ng person mo sa'yo? Ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Ang mag-message. Puro kuda lang ng kuda ata yan. Na mag-reach out siya, pero hindi naman in-actionan. Yun ang iniisip niya. Nasa isipan niya na yan. At sinasabi niya na yan sa sarili niya o sa ibang tao. Sinasabi niya na babalik siya sa'yo, ganon, kahit sa ibang tao. Hindi. Sarili niya. Sarili niya. Sa pamilya niya, sinasabi niya na babalik siya sa pamilya niya din. Ano ang reaction ng pamilya niya? Parang ma-left out in the cold na baka mahirapan sila. Baka pag nag-asawa na yung anak nila ay parang pabayaan na sila ng anak nila, ganon. Ganon. Oo, pag nag-asawa na yung anak nila daw, baka pabayaan na sila ng anak nila. Na hindi na sila bigyan ng panahon or hindi na mag-focus sa kanila, syempre. Sa iyo na mag-focus, ganyan. Yeah. Or puntahan ka niya with the Eight of Wands. Yun ang iniisip niya. Or message ka talaga. Na mag-take na siya ng action. Immediate action. Excited na. Nandun yung excitement niya. Gusto niya nang magkaroon ng communication agad sa inyong dalawa. Mga ganun yung iniisip niya. Ano ang balak ng person mo sa'yo? May mapangasawa ka? Ano pang balak ng person mo sa'yo ngayon? Sa yung energy yan eh. Mag-offer ng ano to, yung
offer na grounded, stable, na may growth, na mag-grow yung offer niya na yan, yung relationship na gusto niya with you. And balance. Huh? Kung ano? Ang magkaroon ng balance sa inyong dalawa, o ang makasal kayo with the justice card, no? Magkaroon na ng yung pagkakasundo sa inyong dalawa, no? And na magsama na kayo, na you will start a relationship again, yung ganyan. And also yung magiging good provider siya. Yung provide yung needs niyo financially, tama ba? Yun ang iniisip niya. Yes. And also, yung ano din, yung protektahan ka, protektahan yung family ninyo, right? Yeah, pag nagkaroon ng reunion sa inyong dalawa, paprotektahan ka niya bilang partner, right? Yeah, bilang partner, paprotektahan ka niya. So yan, kinlarify ko lang naman yan. Yes, hindi lang basta mag-provide ng financial support or yung financially, but also to provide the protection and hindi dipinsan ka, pati yung magiging anak ninyo, ganun. And ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo? So this. Isa pa dito. Reverse yan. Ay, baliktad to. Isa. Na-hurt daw siya. Na-hurt daw siya. Na-hurt daw siya. Nasaktan daw siya nung naghiwalay kayong dalawa. At parang nawala siya ng motivation sa buhay. No? Nung naghiwalay kayong dalawa. Sobrang nasaktan siya. So, ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ngayon. Magti-take daw siya ng risk. Kaso lang, baka puro bunga nga. Kasi sinabi nung kanina na parang more on talk siya eh. Walang action eh. Tsaka parang nagmamatigas pa yung katawan niya. Yung katawan niya na mag-take ng action. Pero hopefully, no, na magawa ng person mo yan, na makapag-take niya ng risk, na ma-message ka na niya, o ang mapuntahan ka niya, o ang matawagan ka na niya, no? Na makapagsimula na kayong muli ng relationship. Wala naman atang may sabit sa inyong dalawa, pero kayong available, right? So, yan. Anong wish ng person mo for you? Wishes ng person mo for you? Ang magkaroon ng union sa inyong dalawa. At ano yung plano niya sa inyong dalawa, ng person mo? Plano, ang magsama kayong dalawa. Top lang, dami naman yan. Plano nga siya. Mag-effort siya continuously. Ang matupad yung wini-wish niya. Ano yung mga wini-wish niya? Makapag-take na ng action. Kasi maring parang napipigilan siya, no? Parang tinatamad. Ang makapag-take na siya ng action or maring yung pride or ego ang umiiral sa kanya. Ano pang wish na gusto niya matupad? Ang makuha ka kasi gustong-gusto ka niya yun. Gustong-gusto niya to eh, na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Ano pa yung wish niyang matutupad? Upright. I think ano yun eh. Yung mapangasawa ka na niya agad with the emperor here. Yes. And also, yes, ang sagot. Yung makapag-take na siya agad ng action sa iyo. Yes, chariot. Yun ang wish niya eh. Kasi, bakit nahirapan ba siyang mag-take ng action? Dahil sa pride niya. Dahil sa pride niya. Hindi naman dahil sa pride niya. Dahil sa ego niya. Dahil sa ego ba? Pwedeng ego yun, guys. Ego. Dahil sa ego niya. Or dahil may insecurity siya.
Iyon, may insecurity siya. So, maliban dyan, ano bang paparating sa buhay mo? Anong mga pagbabago sa buhay mo? Changes. What's with the King of Wands here? Five of Wands. Temperance in reverse. Ikaw ba to na magiging King of Wands na energy mo? Hindi. Merong ano to, King of Wands. Ano ba to, kaaway mo? Kasi may Five of Wands yun yun. Kaaway mo yan. Yung King of Wands na yan. Ano ba, yung nakarelasyon mo yung King of Wands na yan? Nagkaroon ba kayo ng relationship? Pwede. Talang, nagkaroon ba kayo ng relasyon yan dati ng King of Wands na yan? Nagkaroon kayo ng relasyon pero ngayon kaaway mo siya. Ay, hindi siya heal ngayon. No? What's with this King of Wands? Bakit tumabas siya? Hindi siya, hindi niya ma-accomplish yung goal niya, yung gusto niya, which is, ano yun? Ano to? Yung mawalan ka ng pag-asa sa connection nyo ng person mo na isa, yung ganon? Yung ganon? Yeah. Yung hindi ka makarecover at yung hindi na maging tahimik yung love life mo, yung buhay mo. Ganun ba 'yon? Yeah. Bakit galit siya sa iyo? Galit siya sa iyo yung King of Wands na 'yan. Bakit gusto niya pakialaman yung buhay mo? Hindi naman siya galit sa iyo. Gusto niya lang kontrolin yung buhay mo. Iruin or gusto niya iruin yung buhay mo ng King of Wands na 'yan. Hindi naman sa gusto niya. Parang superior siya with the five of ano dito kanina lumabas na. Gusto niya lang kontrolin yung buhay mo. Ganon. Yun. Gusto niya lang kontrolin yung buhay mo. Bakit? Ano ang tingin niya sa sarili niya? Siya ang may hawak ng buhay mo? O yun. Yung tingin niya na may hawak siya ng buhay mo. Nakarelasyon mo yan dati. Mayabang yan. Mayabang. Kasi King of Wands eh. Mayabang. Mayabang. Gumagawa ba ng witchcraft yan? Hindi naman. Nagpapagawa ba ng witchcraft yan para kontrolin ka? Hindi naman. Anong ginagawa sa'yo? Ill-wishing? Ill-wishing. Ill-wishing sa love life mo. Na hindi ka maging masaya sa love life mo, ganun. Hindi ka magkatuluyan ng twin flame mo. Yeah. Bakit anong gusto niya? Siya yung makatuluyan mo. Hindi. Anong gusto niya? Pakialaman ang talagang buhay mo. Oo. Kontrolin yung buhay mo. Ayaw naman pala sa'yo eh. Bakit niya pakialaman yung buhay mo? Na-insecure yan sa'yo? Parang naging lover mo, hindi siya na-insecure sa'yo. Nainggit siya sa'yo, nainggit. Pwede? Nainggit. Parang na-juggling para mainggit din o mainggit. Konti siguro. Konti. Kasi Two of Pentacles. Mainggit, konti. Ganyan. Minahal ka ba niyan? Malamang hindi. Minahal ka niyan. Minahal ka nitong King of Wands. Laring pa lang. Minahal ka nga niya eh. Nangarap siya na maging asawa mo siya noon. Oh, yeah. Hindi. Minanifest niya na mapangasawa ka niya. Ganon. Hindi. Minanifest niya noon na ikaw yung maging partner niya or ikaw yung maging asawa niya. Minahal ka niya noon. Hindi eh. Ano? Hinangad niya to. Or gusto niya sana na bumuo ng family with you. Ayun, gusto niyang bumuo ng family with you. Until now, gusto niyang bumuo ng family with you. Yun ang hindi na. Hindi na ngayon. Dahil, bakit hindi na ngayon? Dahil, lumayo ka sa kanya.
tinamaan yung ego niya? Hindi naman. Tinamaan yung kayabangan niya? Yun ang kayabangan niya tinamaan. Hindi ego, kayabangan niya. So, makakontrol ka ba niya ng King of Wands na yan? Makakontrol ka ba niya? Hindi ah. Makakontrol niya ba yung love life mo? Para siyang demonyo. Pwede. The devil, oh. Obsessed siya sa'yo, eh. Pwede. Oo. Makontrol niya yung love life mo. Ikaw hindi. Pero yung love life mo. Ano yun? Yung person mo na yon, yung twin flame mo, gusto niya kontrolin. Oo, gusto niya kontrolin. Yung ganun. Maclouded yung isipan, yung mga ganyan. Pwede niya makontrol yung love life mo. Kasi yung person mo, pwede niya makontrol. Ikaw hindi. Kilala niya ba yung twin flame mo? Wait lang. Ulitin ko, nagulo-gulo. Kilala ba ng King of Wands yung twin flame mo? Kilala niya, oh. Kilala niya. Pinapakailaman niya ba yung twin flame mo? Hindi naman. Pero pwede niya makontrol yung love life mo. Gamit yung kademonyuhan niya. Para siyang demonyo. Para naman demonyo yung King of Wands na yan. Basta mayabang na tao, parang demonyo yun. Hindi pa naman. Greedy yan eh. Oh, may greed yan. Lustful. Envious. Envious yan sa'yo, yung King of Wands. Envious talaga. Ba yun? Lahat na ata ng worst na ugali sa King of Wands na yun. Yung isang mong person, yung twin flame mo, mabait yun. Bait kaya yun, mabait yun. Tsaka mapagmahal yun. Inilwish niya ba yung connection niya ng twin flame mo? Inilwish niya nga. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga babaan po dito sa akin channel. Please subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button and sa ganun mga notification sa mga susunod na videos na upload ko. At pagkilike naman po at pagkikomment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga karasyon na sa reading nito.